Ayun, so guys, fantastic morning, my friend. Diba, kamusta kayong lahat? Grabe, diba, kamusta po ang buong Spartans? Nakakamiss, diba, nakakamiss po ang ating mga Zoom events, diba? And, ayan, so of course, this night is very special and I want to know na hindi tayo pwede magsimula hanggat wala pa ang mga ka-group members mo dito o yung mga ka-teammates mo dito. No, so syempre dapat ngayon pa lang i-send mo na sa kanila ang Zoom link natin, no? Or PM mo na sila na manood dahil it's very very exciting, 'di ba? Dahil alam ko, 'di ba, kung medyo 3 months ka na to 6 months ka na sa iFriend, I know for sure alam mo pa rin yung feeling nang nagsisimula sa iFriend business natin. Tama? Pero if ikaw ay nasa 1 year to 2 years or so ka na, 'di ba? Ito yung moment, ito yung time na kung saan, 'di ba, nakaka-miss, 'di ba, nakaka-miss yung feeling na bago ka pa lang, 'di ba? Tapos naalala mo pa ba yung mga time na nagsisimula ka mag-invite, 'di ba? Tapos yung first time mo mag-RBA or first time mo magka-conduct ng training sa grupo mo, 'di ba? So, 'di ba? So kaya naman, tonight is very very special because meron tayong i-feature na dalawang rising star or rising leader sa kani-kanilang mga teams, 'di ba? So, type 1 na, 'di ba? Kung excited din nang makilala ang dalawa nating rising stars or rising leaders. O, 'di ba? Si Shelby on down ko. So, excited na daw sila. Ayan. So, hello, hello. Pag may gusto kayong ipa-shoutout, diba? Chat nyo lang dyan, diba? And as much as kaya ng powers natin, diba? Babasahin po natin yan. Diba? And, syempre, diba? Sabi ko nga kanina, kung wala pa ang team members mo dito, diba? I-shoutout mo na or i-message mo na sila. So, right now, I'll start with the shoutout of teams, diba? Under Spartans, diba? So, unang-una na, oh, from GOAT, nakita ko, Spartans Cavite, Legions, diba? Blaze, diba? Spartans Empire, andyan na ba kayo? Empire Barako, or and Spartans Invincible, Spartans Shelby, andyan ka na ba? Oh, meron ng Shelby Flying Ace, nandyan na din po sila. And of course, Troopers, diba? Complete na ba ang ating Spartans Troopers? Spartan Empire Singapore, 'di ba? And syempre generals, 'di ba? Ang manok nyo ay nandito, 'di ba? Kaya dapat make sure na kompleto kayo. Team Game Changer, bago 'to sa pandinig ko. Tama? Ito is one of the newest line of upline Jedi, 'di ba? Spartan Star Troopers. Ah, magkaiba pa po ba 'yun sa Troopers? Kaiba ba 'yun? Star Troopers, ah, magkaiba. O, Spartans Goat, o, diba? Bakit po Goat? Para nabasa ko yan one time. And, syempre, diba, my team, diba, my Spartan Warriors family, are you there? Diba, kasi kung wala pa, lagot ka kay upline, diba, make sure nandito na ang ka-teammate mo. Diba, Spartans, Team Mark, Alpha Warriors, Spartans Israel, and Jerusalem, diba, Spartans Team Pola, 'di ba? Spartans Champions, Warriors Champions, nandiyan na ba kayo? So, 'di ba? Make sure mo to Team Iloilo and London and Spartan Warriors Team MD, complete na ba kayo? Yan, 'di ba? And syempre, may nabasa ko winning team. Ang bilis naman kasi at winning. Oh, diba? Yan, so 'di ba? Ang haba. Team Iloilo. Iloilo and London, oh, 'di ba? Kung mababasa mo lang kung in-notice mo lang yung group chat na, yung group chat ba tawag dito, yung sa chat box natin, no, very, very international na po talaga yung naaabot ng grupo ng Spartans, no? So, sobrang ganda ng iFriend, diba? Empire of Abundance, diba? Sobrang ganda ng iFriend, palaki ng palaki, padami ng padami yung grupo
'di ba, na nabubuo po natin under Spartan team. So ganun po kaganda yung culture and the value that we have in Spartans and especially in Ifern. So makipag-chikahan ako sa inyo. Oh, ito muna from Ricardo. From North. Morning from North. Caloocan, Bagumbong, Dulo. Diba? Wala po sa kanto. Nasa dulo talaga siya. Diba? Morning from Game Changer. I fantastic morning from the Game Changer. Ma'am Apple. I think this ad, she's the wife of Upline Mark Chang. So, ayan. Diba? So, gusto ko lang muna, diba? Pakabahin muna natin yung dalawa nating ano, guest for tonight. Of course, gusto ko muna kayong bigyan ng onting kwentuhan, diba? Or onting information, bakit po ba tayo, hi Pretty Crystal, yes, Upline Carl, ayun tayo sa'yo eh. O, pa-smile mo naman ako eh. Hindi, kinilig tayo ng very, very light. Ayan, so bigyan ko po muna kayo ng onting information or ano ba, yung reason kung bakit every Monday, meron tayong tinatawag natin na MTS, diba? Alam mo pa ba? Diba, boom, o, diba? Alam mo ba meaning ng MTS, diba? Type 2 nga kung alam mo. Diba? Diyan natin malalaman kung ilang months or weeks ka na sa Ifern. Type 2 nga kung alam mo, oh, ang daming 2. Diba, na acne dito, oh. Unang-una na si Ain. Ay, joke lang, Ain. Ayan. So, diba, meet the Spartans from Nelka Manungsong. Yes po, meet the Spartans. It's a type of kwentuhan session na marami ka talagang mapupulot. No? Kasi nasanay po tayo, sabi nila, sa trabaho, sa employment, pag sinabing training, that would take parang mga 3 hours, 4 hours, or whole day, di ba? Pagka mag-training ka, ganun. So, this one, we want it to be not naman parang training na abutin tayo ng kalahating araw. No? It's a type of kwentuhan with question and answer, and later on, I will let our audience then to ask questions then dun sa mga rising leaders natin. Tama? So, question and answers lang naman talaga siya. Pero in that way, alam mo ba, marami ka ditong matututunan. Kasi ako, para sa akin, doing Ifern for 2 years na, and sa lahat ng program ng Spartans, no, sa dami ng program natin under Spartan, MTS po ang pinaka-favorite ko. Bakit? 'Di ba sabi nga po, the best teacher is the person, 'di ba? Is the learnings na nakukuha mo from person to person. So, kumbaga, kahit bago lang sila, kahit sila yung mga rising leaders natin, no, hindi mo man sila kilala, hindi mo man alam kung anong team sila galing, pero yung mga masasabi nila, yung mga makukwento nila, it will change your life, no? Kumbaga, talagang makaka-relate ka, 'di ba? Minsan mapapasana oil ka. 'Di ba? And minsan mapapatama eh. 'Di ba? Mapapaganyan ka. Marirecall mo yung mga time na nagsisimula ka pa lang. Okay? So, it's very important na every Monday, 'di ba? Yes, present po tayo lahat kapag may RBA every Thursday 3 p.m. and 8 p.m. 'Di ba? And DO, present din po tayo lahat. And syempre, mas maganda lalo na kung nagsisimula ka pa lang or bumubuo ka ng grupo mo under Spartan. Or may mga downline ka na bago pa lang, it's very important for them na nakakanood sila every Monday ng ating MTS. Diba? Or ng ating Meet the Spartan. So, syempre, diba? Sino nga ba? Diba? From the title itself, diba? The Rising Stars or the Rising Leaders. No? So, sino ba ang ating mga Rising Leaders, diba? Na pinifeature po natin ngayon. Ay, ayan. Minabasa lang po ako. Sorry po. Ayan. Shoutout ko daw po. Hello, Upline Jelay. Ayan. Parang ang ganda ng camera ko talaga ngayon. So, syempre, pakilala na natin. Sino po ba? Diba yung isa nating rising leader or rising star dito sa Ifern or dito sa Spartans ngayon? It's very important. Dapat kilala mo siya. Bakit? Diba? Bakit kailangan kilala mo siya? Dapat bilang Spartans ka. Diba? Kahit pa paano. Diba? Favorite ko din ang MTS, o, sabi ni Upline Jelay. So, dahil Spartans ka, dapat kahit papano, kilala mo man lang, diba, yung mga nagiging leaders or yung mga nakakasama po natin dito sa Ifern. Diba? So, unahin ko na po. Diba? She is already an associate.
Diba? So kapapasok pa lang po nito, kajo-join lang po nito last September 25. Diba? So basahin natin, medyo mahaba po yung ano, diba? Basahin natin talaga ano. So graduated from graduated college from University of Asia and the Pacific. Grabe, dudugo yung ilong ko po dito. Diba? Took MBA at the Ateneo Graduate School of Business. So meaning, diba, magaling na talaga sa negosyo or pinag-aralan niya po talaga yung pagdating sa negosyo, yung ganitong kumbaga yung ganitong industriya. Kaya siguro maning-mani sa kanya ang iFriend Business. No, an executive in the leading telco in the Philippines with 15 years of experience in business department, strategic partnership and marketing, 'di ba? Lives to travel, 'di ba? Lives to. Ayan. So syempre, 'di ba? No other than from the game changer, 'di ba? From the game changer itself and by the rising leaders or the rising leader of game changer, please watch her video. Ayan, kamusta ka, diba? Spartans, diba? Please, let's all welcome upline, Jella Camacho. Hello everyone! A fantastic morning to all of you here. And I'm happy to be here, Up Crystal, Up July, Up Changs. So I'm Jella Camacho, an associate and currently from the Spartans Game Changers. Hello everyone! Ayan, thank you so much, upline Jella, no? So, kanina binabasa ko yung real name mo. Sabi ko, ano siyang nickname? Haba. Pero ang ganda po ng pangalan nyo. Kasing ganda nyo po. At magandang gabi po sa inyo. So, ngayon, diba, dyan ka lang muna. Ipakilala lang po natin ang ating next speaker. Diba? Ang ating, kumbaga sabi niya, from Team Goat daw siya. Diba? Ang isa pa nating rising leader, Spartans, please watch his video. Diba? Bachelor of Science in Electronics, Communications, Engineering at UP Diliman, Manila. Diba? Model artist at model shop casting studio. Prof hair and airbrush makeup artist. Diba? Brand ambassador of the of Metro Manila Faces of Fashion, Regent Skin Clinic, Dr. Eleonore Amario On-Call Dental Clinic. Diba? Ang dami niya talagang awards, guys. Diba? Kalook-alike. Semi-finalist at it's Showtime Phase 3, a.k.a. Derek Ramsey Spartans. Let's all welcome, diba, upline Gerald Durante. Hi, upline. Hello po. A fantastic morning to everyone. Thank you, Up Crystal De Vera. Thank you, Up Jelai. And of course, my upline, Glenn Barry. I'm Gerald Chan Madrigal, your newest associates here in iPrime from Spartans Goat. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo dito po kami nahirapan kanina. Sabi ko kasi ladies first. Nahirapan po ako sa so ako na lang nauna. So kasi pares po kami mga ladies dito, no? So hirap po pala pag ganun. Anyway, 'di ba? Ngayong gabi dalawang nagagandahang rising leaders po ang kasama natin. 'Di ba? Kumustahin ko muna kayong dalawa. Of course, nahin na kita, apply and Jella, kamusta ka naman tonight? Kamusta ang iyong November? Okay naman. Very happy to be here with you guys. So, very very happy to be part of iFern. Wow. Siyempre kami din po, we are very happy, diba, na part ka ng Spartans, no? Pag Spartans talaga maganda. Ikaw naman, upline Derek, kamusta ka? Kamusta ngayong gabi at ang iyong buong November? Actually, yung buong November ko, sobrang thankful at the same time, sobrang blessed. Pero yung MTS ngayon, di ko alam kung bakit ako kinakabahan. Bakit ka naman kakabahan? Sabi nila tayo daw pong magaganda ay hindi kinakabahan. Char, o diba? Sabi si Ma'am Jella. O totoo yun, Ma'am Jella, diba? Kinakabahan ka din ba? Ayan, wag po kayong kabahan kasi mas kinakabahan po talaga ako.
Diba? Diba yan? Oh. So, Spartans, diba? Happy lang po tayo dito sa Spartans. Sa nyo, alam nyo po, sa dami ng nakasalamuha ko, sabi ko nga, sa 2 years namin dito nila upline Zelay sa Iford, isa lang po yung nakita ko or na-compare ko, kung i-compare natin sa ibang team na nasa Iford, kapag Spartans ka, happy lang. No, tayo po ay hindi naman po tayo happy go lucky no na grupo, pero mas masisiyahing mga downlines and leaders po ang mga nasa Spartans, 'di ba? So ayun po, siguro let's proceed, 'di ba, sa ating question and answer. So sabi ko kasi kanina, ladies first, but bakit sinabanggit 'yun to kasi si Gerald di naman sinasabi agad. Pag nod ko ng video, la ladies din. Kabugera din siya, 'di ba? So, ayan, meron po tayong mga hinandang questions para po sa inyong dalawa. Unahin natin yung isa, tapos yung isa mag-answer lang din po. So, unang question po, 'di ba? Siguro unahin na kita, ladies first, upline direct. Oh, 'di ba? Okay na. Happy na yarn. Ayan, what's your background po prior to iFriend? Bukod doon, kumbaga, ang daming lista eh. Diba? Pero yung usual po ba na yung dating ginagawa mo before na-introduce sa'yo si iFriend? Actually, up Crystal, before iFriend po talaga, makeup artist po talaga. Makeup talaga. Wow. Mm. Yan, apply ako. Alam mo na, kami ni Ma'am Jella. Yan na yun. So how about Ma'am Jella, before na-introduce sa'yo ang iFern, ano po yung pinaka-late ginagawa mo? Oh, okay. So, yeah, I've been in the corporate world for 15 years. So, and then right now, I'm currently, I have plans of becoming a life coach talaga. So, yun yung route or path to take. Yes, it's a, alam mo yan, ano yan eh. It's a great goal and mission as well. No, parang mission din siya. Gusto ko din po yan eh. Kaso, talakera ako, so baka hindi talaga bagay. Tantawa at goat, grabe yan ha. Anyway, diba? So, unahin ko naman si Ma'am Zella. Sabi nga po, how are you introduced to iFern? No? Paano ka nasingitan or napakilala kay iFern? Okay. So, I got introduced to iFern through Mark. So, si Upmark and Apple Chang. So, yung mga Up Chang, I call them Up Changs. So, with Apple being part of my close circle of friends through high school. So we graduated from the same high school. We got into college at UANP. And since I trust Apple and Mark, and I respect the group's special mission from the owner, si Sir Tomani Tan, to change the face of the networking business, I took on the challenge and became a part of the team. So, no regrets. So, very happy to be here right now. Tama. Congratulations po. Tempot issue. Joke lang po. Diba? But I love your answer po, no? Parang iba po talaga ang power ng mga app chunks, no? Si Sir, si Upline Apple and Upline Mark Chang, no? I'm very amazed din sa story nilang dalawa. They're a good friend of the owner of iFern, pero diba, they're still here with us, no? Very humble, no? Kasama lang natin sa team, and nakakatuwa na, you know, pagka sa iFern ka, pantay-pantay pala lahat, no? Ito. Anyway, how about you, Upline? Nasabi mo, nagme-makeup ka lang. Ano ba, nagpa-makeup ba sa'yo si Up Glenn? Kaya ka ba na-introduce dito? Actually, Up Crystal, na-introduce sa akin si iFern, pandemic talaga. So, during pandemic, bagsak talaga yung negosyo ng pagme-makeup. So parang I was thinking na wala talagang nag-e-events like debut, weddings. Sabi ko na paisip ako noon na parang mas madami yung namamatay. Sa patay na lang kaya ako mag-makeup. Tapos, I was in Nueva Ecija that time. Ito talaga yung reel niya na parang I was in Nueva Ecija that time. May pinagdadaanan ako during that time na as in downfall talaga during pandemic na masyado akong nakampante sa buhay ko na makakapag-travel ako abroad. Pero may nabasa kasi ko one time parang sa isang libro, merong isang tao na dadating sa'yo in a right time and in a right place. Tapos bigla na lang dumating tong si Glenn Barry, si Up Glenn Barry. Ginulo niya yung buhay ko.
Tapos, sa paggulo niya ng buhay ko, dun ko nasabi na hindi matatapos sa downfall ang buhay ng isang tao. Merong gagawin ang nasa taas talaga na gagamitin niya at itetest ka niya during your downfalls para matuto ka at ibabangon ka niya ulit. Kaya kung meron akong isang tao na tatanawin at pasasalamatan talaga, yung upline ko talaga na si Don Glenn Barry. Ayan, si Don Glenn talagang may kasalan. Anyway, alam niyo ako naniniwala din dyan. No, napashare din. No, yung downfall ko talaga, upline, Derek, ano yan, parang bilog yan, parang bola, di ba? No, so, there are downfalls. Kung may downfall, ano po yung upfall, ganun, di ba? So, ano yung sa taas, di ba? O, di ba? Tawang-tawa, Ma'am Jella. Ano? Ayan. So, kumbaga, may mga downside talaga tayo. Pero, ako din, dyan din ako naniniwala, no? So, ang hulog ng langit kasi sa amin, mag-asawa, si Upline Jella, no? After ko po yan i-block sa Facebook, nahanap ako sa Instagram, no? Atin hindi. No? Kaya, wag nyo pong titigilan, di ba? Yung susunod nyo pong magiging leader, baka nasa Instagram. Wala sa Facebook. Kung i-block ka man sa Facebook, may Instagram yan. Ngayon po may TikTok na. So, wag nyo pong titigilan, mahahanap nyo din doon. Diba? So, I believe the third question is very related naman sa ating fourth question. No? So, siguro fourth question, no? You again, upline, Jella, how do you feel now that you are doing a non-traditional business na malayong-malayo sa profession mo, no? Kasi, diba po, 15 years sa corporate world, tapos it's a non-traditional business po. Yeah. Okay, so actually I'm very excited but at the same time grounded kasi since this is really different from my experiences sa corporate world, what I try to do is I try to become a sponge. So sponge sa makeup or something, di ba? And get all the learnings I can from those who are more experienced in the industry. Like you, Up Crystal, si Up Jelly, si Up Winnie, sila Up Chunks. Kasi they said that if you're the smartest person in the room, then you are in the wrong room, diba? And that's what I'm applying here. So for me, every day is a constant learning experience. So it's really a mind shift to this entirely different ball game. But I'm embracing it since change is good. So it allows me to get out of my comfort zone and potentially probably discover a side of me that I have never seen before. So yun talaga yung ano. Yun yung ano ko, saloobin ko for now, right? Yes, parang feeling ko talaga madami kang mga magiging mai-inspire in your story, no? Yes, totoo po yun. Sabi nga po ni Upline Jelly, be a beauty blender. Oh, diba? Yes, sabi niya, nabasa ko lang po sa comment, ano? How about you, Upline Gerald? Beauty blender daw po kasi. Hindi na tayo nagamit ng sponge, beauty blender na daw ang tawag. Okay, how about you, Upline Gerald? No? How do you feel now that you're doing a non-traditional business? No, kasi parang yung pag-makeup naman, it's parang normal business naman siya na, anong tawag daw yung isa? Basta yun, nawala sa isip ko. Pero, ano, kumbaga hindi siya pa din yung kumbaga traditional siya, hindi pa rin siya non-traditional, no? Parang self-employed business 'yon, yung pag sa nagme-makeup kasi ikaw mismo yung gumagawa. So, ano yung pinakaiba niya from Ivory naman? Sa ginagawa ko before na pagme-makeup sa ibang tao, Up Crystal, eh at the same time doing Ivory as of today talaga. Nasabi ko na mas fresh talaga ako sa iPhone. Promise. Kumbaga parang sa ano kasi, parang sa pagme-makeup kasi wala akong ginawa kundi magpaganda na lang talaga ng magpaganda at magpagwapo ng magpagwapo ng kliyente. At the same time, stress ako. Meron akong sinusunod na oras. Pero sa iPhone kasi, you are free of doing what you want. At the same time talaga, sinasabi ko talaga sa sarili ko, nung pumasok talaga ako sa iFern at nung na-try ko lahat ng products, even the vitamins and soap and lahat ng products, sinabi ko talaga, alam niya ng mga kagrupo ko na ang fresh ko talaga. Oh, diba? So, nakaka-fresh po talaga. I agree with you on that, Upline Gerard. No? Madahil sa akin nagtatanong, ano daw po ba yung ano? Feeling ko po talaga yung friendly, parang nakakabanat ng muka, hindi ko po alam, basta, ma'am, hindi ko po alam, basta yun lang po. Kahit po,
ka, pagharap mo sa Zoom, ang ganda mo pa din eh. Parang, sabi ko nga kanina. Yes, diba ma'am? Kanina nagkilay lang ako, tapos sabi ko sa sarili ko, shit. Diba? Wala lang. De, kasi honestly ako, I have like seborrhea. So there are certain times. Ano po yun ma'am? Yung parang, was that skin allergy? So pag malamig or if I'm stressed, nagkakaroon. So when I used Aurora, no joke, and the skincare line, alam ng mga friends ko to, favorite ko siya. Kasi parang iba yung, hindi ako nagkakaroon ng allergies or rashes na because of walang breakouts, ano? Walang breakouts. Nakakagwapo daw po, sabi ni Upline Mark Chang. True. Oh, di ba? Naku, Upline Mark Chang, pag ikaw inanap ka ni Up Gerald, mayon ko lang sa'yo. Anyway, diba? So, unahin ko naman si Upline Gerard, no? Upline Gerard, ang gwapo-gwapo niyan. O, oh, diba? Lahat po tayo gwapo at magaganda. Diba? Sa paningin po ng ating mga ina. Lalo na ni Upline Jelay, no? So, kaya siya, panay lang siya, ang gaganda niyo, ganyan. Kasi nanay natin siya, lahat tayong magawa. Diba? Ganun po talaga. Ayan. O si Jordan din daw po. Isama nyo na po si Captain Jordan sa gwapo. Anyway. Diba? So, Upline Gerard, the fifth question po. Diba? And or advice naman. Anong advice mo sa mga members na nanandito? Diba? Yung, if, wait lang po. Ayan. So, or sa mga members na nandito or sa mga hindi pa members. Kasi for sure, may mga friends or may mga friends tayo na in-invite para manood to us, ba diba? Ngayon na pwede hindi pa naman member. Ang advice ko lang sa lahat ng nandito sa Zoom meeting sa MTS today, kung non-members at saka hindi pa members, gaya nga nung nasa slide ko kanina, dream big, aim high, pray hard. At kung ginulo ka, kung sino man nagpapunta talaga sa'yo dito sa Zoom na to at ginulo yung buhay mo, magpasalamat ka sa kanya kasi you are in a right path. Dito, babaguhin ng upline mo ang buhay mo. Dito sa iPorn, babaguhin niya talaga. Basta laging mag-yes upline ka lang talaga. At never ever kang magdududa. Pasalamatan mo sila after the MTS dahil masasabi mo bukas, the following day, na tama ang sinasabi ko. Tama, pang Miss Universe. Dapat talaga din, pasalamatan mo din talaga. No? And you, di ba, Upline Zala, what's your advice naman sa ating mga nanonood ngayon na pwedeng members na or pwedeng hindi pa members? Okay, so dun sa mga members na who are here. So congratulations everyone for taking the leap and starting your journey to a great life. So naniniwala ako that iFern will change everyone's life. So when I joined, I think we must always remember your greatest why in being a part of this business. So at the end of the day, your why will become your North Star to guide you through all the experiences that being a part of iFern will bring you. So, totoo yun. Para kanino ka ba bumabangon sa umaga, di ba may ganung saying. So, your why will make you stronger and allow you to strive harder, ignoring all the lows and focusing on the highs. So, always remember why you joined. Bakit ka andito? Ultimately, dapat para sa sarili mo. Kasi you cannot pour from an empty cup. So, pagandahin mo muna yung buhay mo para makatulong ka sa iba. Ayan. Yun yung sinasabi ko lagi dun sa mga downlines ko. And then, for those who are watching and who have not joined yet, do not be afraid to take the leap with us. So you have the support of the person who invited you, hindi kanyan papabayaan. And for me, kung nandito ka at di ka pa sumasali, there's nothing more upsetting than a missed opportunity. If you are doubtful, if you wanted to take the leap with us, you just reflect and think, why? What's stopping you? Kasi most of the time, we are hindered because of our lack of self-confidence or you're nagda-doubt ka sa sarili mo, if kaya mo ba talaga to? Pero don't let your negative self-talk talk you out of the possibility of having a great life. So it all starts with joining us. So take the leap. Yan. So all the fears that you have, Don't be a victim of what ifs, but instead be a champion of why not.
So be a gopher or having a go for it attitude. That's my biggest advice for those people. Take the leap with us. Invest in yourself. Diba pang Miss Universe? Diba? So kung kayo po ay ano, manok ni Upline Gerard, panalo ko po, panalo po kayo. Ay, diba? So, sabi po ni Upline Mark Chang, diba? Ang galing naman nito. Diba? Proud na proud po sa inyo ang inyong Upline Chang. Diba na? Sobrang nakakatuwa. Ayan. So, siguro, diba? Ayan. So, nag-ano po kasi ako ng questions dito, no? Siguro, ako na lang po muna yung magtatanong, no? Na first, very, ano, very personal question po ito, no? Siguro simulan natin sa'yo, Upline Derek, no? Upline, nagulong po kasi sa pangalan niyo kung may doubt na may Derek, tapos may Gerard, diba? Ayan, so siguro, alam ko marami kang natutunan here na nandito ka na sa grupo, nandito ka sa Spartan, sa iFriend ka, but siguro, can you at least give us yung three lessons na natutunan mo doing your iFriend business? Na while doing the iFriend business na hindi mo po natututunan nung nandun ka pa sa ibang ginagawa mo before or habang nagmi-makeup ka, ano yung mga natutunan mo na yon? Ang natutunan ko dito sa ano, Up Crystal, sa doing iFriend business, kasi sa ano, sa makeup kasi, parang hindi ako na-reject kapag mi-makeup. Parang lahat ng tao ang taas ng expectation pagdating sa akin. At the same time, ginawa ko talaga yung pangalan ko sa makeup. Binild ko talaga siya for almost a years talaga. Binilang ko talaga at pinagtrabahuhan ko talaga yon. At the same time, dito sa ano, sa iPhone talaga, I've experienced a lot of things, lalo na yung ma-reject ka. Pero ang sarap-sarap sa pakiramdam na nare-reject ka ng tao. Kasi yung eagerness mo to do iFriend business talaga, ibang klase ang impact niya pagdating sa sarili mo. So pag nireject mo ako, yung ganitong mukha, kire-reject mo sa iFriend, wala akong pakialam. But alam ko, yayaman at yayaman ako dito dahil dinala ako dito ng Upline ko. Ayan si Upline Glenn at saka si Upline Jelly. Nakakasigurado talaga ako dito. Diba? Very, very good. O, nakakasigurado talaga. Ako, diba? Wala na mag-reject sa'yo dito, Upline. Diba? Alam mo na yan. Kasi bakit? Diba? Oo, parang yan din yung parang mga bagay na natutunan. Isip-isip ko din yan nung mga nakaraan. No, ganun pala, no? Yung rejection pala, part of right. The change. Diba? Parang sabi nga kanina ni Upline Jella, no? Parang you're not in the right room kapag ikaw na yung pinakamagaling dun sa circle nyo. No, hindi ibig sabihin hindi ka na talaga nag-grow, no. So kapag ka nare-reject ka, part of it siya, i-embrace siya. Mahalin siya, tandaan mo siyang maigi, 'di ba? Pag nakasalubong mo, tambangan na lang natin. Yan, hindi. So kumbaga, 'di ba? Pag may nag-reject sa iyo, i-treasure mo 'yan, 'di ba? Kasi 'yan yung nagpapatibay tsaka mas nagpapagaling sa iyo. How about you, Upline Jella, no? I guess what I like about iFern is the equal opportunity for all. Dito lahat patas. It doesn't matter what your background is, basta you have the attitude for it. So, kasi ang skills, natututunan yan. Pero, like what Goat Derek, hindi ko talaga alam, napapag-Goat Derek ako. Pero, like what Goat Derek said kanina, yung rejection, mare-reject at mare-reject ka. Pero, be thankful for those people who have rejected you because these people will make you stronger. And, don't be afraid to fail. Be afraid of not trying. That's the lesson that I've learned here. And what I like also about this, chika lang, is yung leveraging. Favorite ko yon. Alam na yung opinion, tsaka nila Abjalay. Because here, unlike in a corporate world or in a traditional business, wala yung leveraging. Na, kumbaga, if I do well, and if I train other people, hindi naman ako makakakuha ng sweldo nila, di ba? Kapag gumaling sila. Pero here, I like that. That's a lesson that I think I've learned to appreciate, the law of leveraging.
pagalingin mo lang yung mga tao mo and babalik sa'yo yun. So it's the concept of paying it forward. So that's what I liked about it. Tama, tama. No? So grabe, di ba? Yan po ang mga natutunan ni Upline Gerald and ni Upline Jella. But I have one more here, Upline Jella. This is, I think, ito ay yung kabaro din, no? Na nasa corporate world din from Team MD, the MD itself, Upline Mavi De Vera, no? Ay, my sister-in-law po. Ayan, sabi niya po, Upline Jella, since your background is more on employment, have you had any challenges sharing the iFern business with your friends or your corporate circle? How do you convert those with employment mind, not into this kind of business or industry, to consider our iFern business? Okay, so I've learned from the five fingers na you should keep it short and simple. So when I do invite, I first try to get the profile, learn the profile, and see what would attract them. So dun sa mga, may mga employment mindsets. Tatlo lang naman yan eh. Tatanong, titignan mo kung una, may pera ba siya to invest? If may pera siya, would she be willing to invest or rather put it in a bank? Diba? So yun yung, and then next would be, kung side income, titignan mo din kung willing ba siya na magtrabaho for as part-time, 'di ba? What I usually do is I tell my friends na I ventured into a business with a couple of friends that I trust and I would want you to hear out our business plan. Pag tinanong niya ako, ano 'yan? Okay, so depende kung how open they are with networking. If they are open, then I'll tell them, have you heard of Fernsey? You start with a success story, diba? So usually, if they're willing, if they have the money to invest, I'll just tell them, gusto mo ba kumita yung pera mo ng 6,000 in 2 weeks' time? More than it being in the bank? So, ganun ko usually. So I start with knowing first the profile and see what will attract or what will make that person curious to join us. Yun. Tama, tama. Talagang profiling is the key, no? Dapat alam mo kung bet ba niyang networking, hater ba siya? Diba? Yeah, hindi? Yeah, totoo. So there is one invite I have. Ano siya eh, investor siya and he has his own IT business. So, we're gonna be meeting with him tomorrow. So, para mapayas ko siya for the Zoom meeting, I told him, I wanted to pitch to you this idea, parang Shark Tank lang. Kasi alam ko, nanonood siya noon. So, kailangan kilala mo kung sino yung pagpre-presentan mo. No matter whether nasa corporate ka or something, you should always know your customer. You should know what background they are in, kung ano yung paborito nilang kape, kung ano yung paborito nilang pagkain, something that will make you parang have a common denominator and then start from there. So it's either you just tell them, you hear me out, this is a I have a good business plan, or minsan sinasabi ko, oy, nag-invest ako to become a distributor of vitamins, gusto mo ba? Depende eh kung saan, ano yung pagkakakilala mo dun sa tao. Tama, yes. Kailangan mo talagang mag-review, mag-background check, diba? O, na-open-mind ako kay Shark Tank, no? Kasi pinapanood ko yan dati. Diba? Oh. Pero parang since na-busy sa iFern, hindi ko na siya napapanood. Pero there's a big people pala still watching the Shark Tank, no? So, diba? Makabalik nga sa panonood niyan. Diba? I love that show. Pinapanood ko talaga yan dati. So, kumbaga, sabi nga ni Upline Jella, mga kapatid, magsipag-review po tayo, diba, ng buhay-buhay, diba? Yung kanina, unang-una, alamin mo kung may pera, diba? Siyempre, pag may pang-invest, diba? And then, pangalawa, alamin mo ano yung mga gusto niya, ano yung common denominator nyo. No, very, very good answer and advice, Upline Jella. No, I'm sure maraming dami nag-take down notes dyan, diba? Ako din eh, talagang
Tama eh, di ba? Tama yung sagot niya eh. How about you, di ba? Upline, ito kasi si Upline Goat Derek kasi. Si Upline Goat, sabi po dito from Upline, from Shelby, di ba? Upline Shelolino. Doing, iFern, how can you see yourself 2 to 3 years from now? Oh, ginagawa talaga yun sa Miss Yue. Doing iFern 2 to 3 years from now, simple as this. I'll be one of the presidential director in iFern. Woohoo! Yes. Tama naman, diba? Kasi yun naman talaga. Si Upline Zelay, diba, is one of the fastest presidential director ng iFern, no? And it's not impossible for us, diba, na magawa din po natin or ma-reach din po natin kung ano yung na-reach na. Kung naabot niya, aba, diba, eh maaabot din natin. Sabi niya may foundation na yan, may charity, o, diba? So, diba, how about ikaw po, Upline Zela, bukod sa gusto mong maging life coach, diba? Do you talaga yung goal ko sa Game Changers, ako yung life coach nila, kaya ako nandito actually. Ayun. Pero honestly, gusto ko syempre, mga idol ko kayo, so yun yung nagpaisip sa akin, if I can make it in the corporate world, why not here, diba? Kasi parehas lang naman at the end of the day, yun, so talagang sipag at syaga lang. And if alam ko namang masipag ako at hardworking, it's the same thing, but yun, feeling ko kaya. So, yeah. Same with Goat Derek. Diba? Kung kayo po, Abjela's coach, Goat po si Up Derek. Ano? Ayan. So, thank you so much po sa inyong dalawa. Ang daming nag-take down notes, no? Grabe, no? Ang, sa inyo pong dalawa, ang sobra pong nakarelate ako is yung mga buhay-buhay. Siyempre, oh, buhay-buhay. Si Ma'am Jela, yes, you're from corporate world, no? Naggaling din naman ako dyan. Pero I'm sobrang na-amaze sa inyo kasi I know, di ba? I'm very sure your income is very, very good than outside networking. Pero the courage, di ba? And to have a very, very open mind and open heart to see what we are doing here in iFern and joining us, no? That's a very, very big pleasure for us. And of course, to you, Upline Goat, no? Nakasama namin to sa, Akuzar, ayan. So, mga kapuyatan day sa Akuzar, yes, no? Feeling ko, same tayo ng personality, we're just makulit, no? Makulit lang, pero chill-chill lang, pero umaabante tayo. Kaya I'm very sure, Upline Gerald, no, your goal to be a presidential director 2 to 3 years from now, no, I'm very sure in less than 2 years, may hit mo yan. Diba? Kasi dito, diba, yung mga pa-smile-smile lang, diba, yung mas pa-chill-chill lang at pangiti-ngiti lang, eh, mas mabilis pong umaalagwa sa negosyo, no? Rather dun sa mga parang mas pinag-iisipan pang mabuti, diba? Or bawat move, kailangan may plan. Yes, it's important na may plano tayo. Pero importante din po na nag-i-smile and happy lang po tayo. Chill-chill lang, diba? Yan po yung mga lagi kong naririnig, natutunan kay Upline Angela na chill lang daw. Diba? Huwag daw po masyadong bigatan sa buhay-buhay. No? Thank you so much po sa inyong dalawa. Dami kong natutunan, 'di ba? And 'di ba ang chill lang ng ating kwentuhan tonight, 'di ba? Yes, bagay na bagay po sa akin. Kaya pala sabi ko, hala, ba't kaya akong assigned tonight? Ayan. So na-realize ko kasi chill na chill lang po pala talaga tayo, 'di ba? So, grabe, sobrang thank you sa time niyong dalawa. I know, sabi ko nga kanina baka may mga grind pa kayo, may iba kayong ginagawa. Sobrang thank you na pagbigyan niyo kami. I'm very sure ang daming na-inspire, 'di ba? No? Na mga nagsisimula. Diba, sa lahat na nagsisimula, katulad po namin dito sa iFern, diba, sabi nga ni Upline, Derek, 2 to 3 years from now, presidential director ka na. Diba, kaya wag ka nang sumuko, wag kang titigil, dire-diretso lang, focus on the goal. Diba, focus ka lang, smile ka lang, diba, ngitian mo lang bawat challenges, diba, titigil din yan siya. And eventually, nasa taas ka na. Diba, and kung hindi ka pa member, diba? Nakita mo naman kung gaano ka-fresh, kung gaano po nakaka-fresh ang maging iFern member. Diba? Diba? Kung paano maging fresh po sa iFern. Kung feeling mo medyo hindi ka na fresh, naku, mag-iFern ka na kung ako sa'yo. Diba? Para fresh ka lang din. Nakaka-fresh ng mind. Diba? Sabi nga nila, person with a positive heart, diba? And a positive mind, diba? Always have the best smile and always have the
freshness outside. Oh, di ba? May singit lang natin yung ka-freshness na yan. Di ba? May singit lang natin. So, di ba? Siguro po tonight ako ang natutunan ko every different walk of life. Di ba? Kung si Upline Zella, 15 years sa corporate world. Di ba? Si Upline Gerald naman is laging, di ba? Nagpapa-star of the night sa lahat ng mga nami-makeupan niya. May sariling foundation, may sariling charity. Pero, di ba? Never naging hindrance, di ba? Na magsimula pa din ng something para sa sarili niya, no? From a downfall. Di ba? From a downfall, natutong bumango. No? Na-realize na, na it's not the end of the day, di ba? Hindi low, di ba? Ilang weeks, ilang araw lang yan. Eventually, may bagong umaga, no? Sobrang relate ako and sobrang inspired ako dahil sa inyo pong dalawa. Diba? So, kung ikaw, di ka pa iFriend member, diba? Simulan mo na. To all Spartans na nanonood ngayon, maraming salamat sa time nyo, diba? Na pinagbigyan nyo kaming makasama ngayong gabi. Magkita-kita po tayo ulit on Thursday, 3 p.m. and 8 p.m. sa ating Spartans RBA. No, I know, may mga sarili-sarili na po kayong mga presentation nyo, di ba? May mga one-on-one, together with your uplines and groups, di ba? Pero iba pa din po kapag full support and buong pwersa po tayo as a Spartan sa ating every Thursday RBA. So, picture po tayo ulit, uplines, no? Tayo po muna. Ayan, so open cam na din po yung iba, di ba? Para makapag-picture po tayo. Ayan, smile po, upline Dere. Na lang po, saglit. Okay lang po. Ay, sige po. Ano po? Ay, may add lang po akong konti. Ay, opo. Sige sa lahat ng sa lahat po na nahihirapan mag-member at the same time, yung parang strategy ko kasi na ginawa sa iPhone, sa lahat ng gusto makipag-date sa inyo, pwede nyo siyang puntahan. Pero make it sure, bago nyo siya puntahan, mapapamember nyo siya. Or kung kausap nyo siya online, ang ginagawa ko kasi, pag kausap ko online, parang na-experience ko last month, nakapagpapayin ako ng 297. Share ko lang, mabilis lang, 297. Ang ginawa ko lang ganito. 200. Upline gel, alam mo na. 90,000, oh my gosh. Nako, diba? Mas maganda yung strategy niya, ngingiti ka lang. Tapos, gaganon lang. Diba? Grabe. Request ko, sa lahat ng message request ko sa messenger, sinagot ko talaga yon. At sa lahat ng gusto makipag-date sa akin, so I start from the, di ko kasi sinasama yung 8-5 eh. Kasi parang lahat naman meron nun. I start off from 25-5, 59-5. So, syempre, pag iba yung gusto, so 297 deal. So, bye-bye. Nako, masasabi ko ngang upline mo talaga si Don Glenn Barry. Upline Glenn, iba talaga yung duplication mo sa downline mo. Hands up na talaga ako sa'yo. Pero totoo naman din yun, no? Ginagakasama din po, di ba, ang charm. Di ba, kasama po ang charm, ang pangiti-ngiti, di ba? Pero make sure, di ba, na minsan ka lang lalabas, siguraduhin mong maglalabas din siya. Di ba? Huwag mong hahayaang... Diba? Huwag mong hahayaang na waste ang panggas mo, na waste ang travel time mo, ang oras mo, and kung kasama mo pa-apply mo, oras ng apply mo, na hindi siya nagbayad. Diba? Make sure bayad din. Alam mo kung bakit? Huwag kang mayamaningil. Diba? Alam mo kung bakit? At the end of the day, pagka dumating yung time na kailangan niya na si iFriend, ikaw unang-una niyang pasasalamatan. No, kasi dahil sa kindat mo, nagbayad siya. Tapos, wow. Nung kailangan niya na ng negosyo, may iFern na, di ba? Oh. Thank you pa siya sa'yo. Yes. Sa pagkindat thank mo. Thank you pa siya sa'yo. So, dahil dyan, wag mong kindatan upline Gerald, no? Ayan. Oo nga, kindatan kasi lang pala sa dito. Kasi eh. Upline Jella. Jella, para rukan mo ko niya offline. Sasama po natin, nahantingin po natin si Up Gerald. Picture muna tayong tatlo speakers, no? iFriend sign. Ayan. So, smile po. 1, 2, 3. Ayan. So, ipipaste ko lang po. Wait lang po. Another one po. Ayan. So, tanggalin ko lang yung ating mga naka-host dito para lahat na po ng participants, no? So, yung mga nagtatanong, bakit kailangan lagi nagpipicture? Ganyan, ganyan. Alam nyo ba? It's, sign of activity
na meron ka. So meaning ngayong Monday, 'di ba? Monday na Monday, meron kang ano, meron kang activity na ginawa, 'di ba? Pag i-post mo 'yan, alam ng mga prospect mo sa Facebook mo na ginagawa mo ang iFriend business mo, no? So ang dami kong chika, ayan, lakihan natin. iFriend sign first page ko, smile ka na, ganda means smile, upline Glenn, kitang-kita kita diyan with upline Joanne. Smile na. 1, 2, 3. Okay, please ko lang po. Hold on lang. Diba? Di ko alam. Di mo alam kung nasang page ka. Kaya ganda mo lang ang ngiti. Second page. Ayan. 1, 2, 3. Smile po. Ayan. So wait lang po. Ang dami pang nakabukas. Diba? Hello, hello. Shout out Alpha Warriors. Nakita ko si Ap Daniel. Diba? Ngiting ngiti. Diba? So third page po. Smile po. 1, 2, 3. O, oh, diba? Wait lang po. I-paste ko lang. One more. Ayan. Fifth page po. Ayan. Last page. Smile po. 1, 2, 3. And the rest po ay naka-off camera na. Diba? So, ayun po. Maraming maraming salamat, Spartans. Pinaulahan nyo kami ngayong gabi with end up in 200, diba? With 206,000 participants for tonight. Diba? I know hindi yan ang pwersa ng Spartans. So, next Zoom, next MTS or RBA natin, make sure mo na nandyan yung grupo mo, nandyan yung downline mo. Tama? Sabi ko nga sa iyo, iba. Kapag buong pwersa po tayo. Maraming maraming salamat again sa oras nyo. Upline Derek, no, the grand upline of GOAT, and of course Upline Zella, the life coach of Team Game Changer, no. So congratulations sa mga upline nyo, diba? Congratulations team upline Don Glenn, diba? And the upline Up Chang Sayan, congratulations, you have a very very great leaders coming up, diba? I'm very sure soon to be ito na ang ating mga magiging, diba, presidential director in just 1 to 2 years from now. So congratulations, Spartans. Thank you so much, Upline Jelly, for this opportunity po. Magkita-kita po tayo late on Thursday. See you everyone and have a good salamat. Day. Thank you. Thank you, Jella. Thank you, Derek. And of course, thank you, Jella. Bye. Everyone, grabe kayo. Bye. Mana kayo sa upline nyo, charot. Mana lang yan. Diba? So thank you so much. Have a good night, Spartans. Bye.